So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kabanok. Nandito ulit ako, PJ Vergara po ng Linya Dalang Mamay, okay? So andito na naman ako upang magbahagi, magbigay na naman ng panibagong kaalaman, dagdag kaalaman tungkol sa ating paboritong libangan, walang iba kundi ang pagmamanok. Kaya mga kamanok, kung kayo man is matagal nang nanonood sa akin at hindi pa kayo nakasubscribe, or ikaw man is pabago lang nakarating dito or napadpad sa channel ko, mga kamanok, ayun nga, kung ikaw man is isang newbie, kung ikaw man is isang baguhan pagdating sa pagmamanok, para sa kaalaman mo, ako po ay nag-upload dito ng mga okay videos na kung saan is pwedeng makatulong sa iyong pagmamanok. Isa lang yung hinihiling ko sa iyo. Okay, kung gusto mo ng mas marami pang tips na ganito, just click the subscribe button sa baba ng kamay ko, may subscribe button na kulay pula, join button and notification bell. Makakatulong lahat ng mga video ko sa inyo mga kamanok bilang isang newbie. Okay? So, kung napindot mo na 'yan, maraming salamat sa iyo at pag-usapan na naman natin yung panibagong topic natin ngayon tungkol sa pagmamanok. Okay, eto mga kamanok, panibago na naman katanungan mula sa ating subscribers ang nagtanong nito. Kasi po, kayo po talaga yung priority ko dito, kaya ako po ginawa itong channel natin upang marinig ko po ang inyong bawat katanungan pagdating sa pagmamanok. Okay, and ito nga po mga kamanok, isang topic na naman ang bibigyan natin ng linaw. Ang tanong, ito po, kamanok, para sa'yo, ano ang mahalaga? Record? Okay? Or yung quality ng manok. Okay? So, napakaganda po niyang usapin pagdating sa pagmamanok. Ikaw ba ay tumitingin pagdating sa record? Okay? Kung ilan na bang beses siya nagtagumpay? Or doon sa quality ng manok, kung pogi ba? Kung maganda ba? Or quality ba yung manok? Okay? So, yun pag-uusapan natin. Okay, mga kamanok, bago natin pag-usapan itong topic na to, ito po mga kamanok ay ine-explain ko sa inyo, pinapaliwanag ko po sa inyo para po sa ganun, magkaroon po kayo ng idea o maliwanagan kayo sa topic na ito mga kamanok. Sigurado ako makakatulong ito upang makapag-breed kayo ng maayos, makapag-alaga kayo ng manok ng maayos. Okay? So, umpisahan na natin mga kamanok. Unahin muna natin is all about doon sa quality ng mga manok. Pag sinabi pong quality, talagang isang tingin mo pa lamang mga kamanok, mapapawaw ka na sa ganda. Okay? So kung sa tao, unang tingin mo pa lamang, may in love ka na kaagad sa kanya. Ibig sabihin talagang maganda. Maganda ang postura, maganda ang tindig, guwapo. Okay? So, basta makikita mo sa kanya talaga yung sinasabing picture birds. Okay? So, talagang pwede mong i-display ang kanyang imahe. Okay? Yung kanyang itsura, pwede mong i-display sa ganda. Pwede mong ipaprint, pwede mong i-display sa bahay. Kasi maganda yung manok eh. Quality yung manok eh. Okay? Pero, aanihin mo yung isang manok, kung maganda nga, maayos, quality, pero hindi naman nagtatagumpay. Okay? Mga kamanok, para sa akin naman, ano? Para sa akin naman, ang aking pinakaunang objective o pinakaunang layunin is yung talagang nagtatagumpay. Okay? Hindi na sa akin mahalaga kung maganda ba, kung quality ba, pogi ba. Okay? Pang beauty contest ba yung itsura ng isang manok? Okay, so inuuna kong tinitingnan dyan is yung linyada. Kung nagtagumpay na ba siya? Ilang beses na siya nagtagumpay? At talagang consistent. Ibig sabihin, dire-diretso or tuloy-tuloy po yung kanyang pagtatagumpay. Okay? So ang ginagawa ko dyan mga kamanok, so, yun nga, una kong titingnan is yung records. Kapag nakita ko na maganda yung records niya, maganda yung origin, talaga nagtatagumpay. So, kinukuha ko po yung certain na linyada na yon, then saka ko po siya i-cross sa isang maayos na linyada. Okay, then yung mga aanakin na ito, saka po natin yan itatry. Okay, so trial and error to mga kamanok. So produce tayo atin po itong mas ini-improve yung linyada na hindi ganoon kaganda. Okay, so hindi ganoon kaganda, ibig sabihin hindi masyadong pogi, hindi masyadong pang beauty queen or beauty contest. Sa madaling sabi, like yung mga lemons, clarets, galls. Okay, so hindi po sila ganun ka-quality kung titingnan ninyo mga kamanok. Okay, so sila is maliliit lang na manok, low station,
Okay, so especially yung lemons, hindi naman ganong kalalaking mga manok like 5K sweaters. Okay, so sa unang tingin talagang aakalain mo na okay, pang 1.5 lamang, di ba? So, sa mga totoong breeders dyan, sa mga totoong nagbi-breed dyan ng mga lemons, ng mga clarets, ng mga galls, okay, so alam nila. Okay, alam nila kung ano yung ibig sabihin ay itsura ng mga manok na ganyan. Okay? Alam nila kung bakit ganon yung mga linyadang ganon. Okay? Pag sinabi natin yun nga, mga lemons, clarets, hindi naman itsura yung ating tinitingnan dyan, kundi yung kanyang activities na kayang gawin. Okay? So, next topic, i-explain ko sa inyo kung ano ba ang meron sa katangian ng mga galls, ng mga clarets, ng mga lemons, kung bakit ito ay nagustuhan ng ilan sa mga personalidad na nagmamanok dito sa ating bansa. Okay, kasi yung iba hindi nila sinasabi kung ano yung meron na linyada sa kanila, okay, which is hindi mawawala yung clarets and lemons. Kasi nga po, meron itong tagline na kung saan is maganda po ito na pang-cross sa ibang linyada. Makakatulong po ito upang mas maging maganda ang breeding, okay, ng kanilang pagmamanok. Okay, so ayun, para sa akin mga kamanok, to summary all of this, ano, para malaman nyo yung opinion ko, ano, mas gusto ko po dyan first, ang tinitingnan ko dyan is yung linyada. Okay, hindi na muna siguro sa akin yung quality ng manok, yung itsura ng manok, yung ganda ng manok, basta para sa akin, linyada at yung healthiness ng isang manok. Okay, at saka yung records niya kung talagang siya is nagtatagumpay. Okay, talagang siya ay pinapalakpakan. So yun muna po para sa akin. Pero kung ikaw naman is isang seller ng mga manok na ganyan, kung talagang ikaw ay nagpo-produce to sell those chickens in the market, so kailangan talaga qualities ang i-produce mo. Pero syempre ang atin namang mga buyers dyan, hindi lang sila bili ng bili, they also entry. Okay, ini-entry nila yung kanilang binibili. At syempre, kung ikaw is seller, kailangan ang maiproduce mo is a combination ng quality and records, di ba? So, para sa akin, bago ako mag-jump dyan sa pagbibenta or pagmamahagi ng mga manok, kailangan ko munang, ibig sabihin, makapag-produce ng proven lines. Okay? So, yun lang para sa akin. Linyada muna bago quality. Okay, so much for that mga kamanok. Sana kahit pa paano nakatulong yung simpleng video ito pagdating sa ating mga manok dyan na nag-iisip kung ano ba talaga ang kanilang ibibreed, yung kanilang sisimulan. Okay, so bago ko tapusin ang simpleng video ito mga kamanok, kung kayo man is naghahanap dyan ng vitamina, okay, dahil sa kayo is nagagayak ng inyong mga manok, okay, this is our herb ox mga kamanok. Why don't you try our natural and organic herb ox? Napakaganda nito pagdating sa ating mga manok. Okay, natural and organic, kaya po talagang maayos na maayos ito mga kamanok. Ang dami na nating mga newbie na tumbalon sa tuwa dahil sa ganda ng ating herb ox mga kamanok. And especially dahil breeding season pa rin ngayon, so why don't you try our herbotics mga kamanok. Okay, so talagang napakaganda nito. Purong herbotics ito mga kamanok, purong probiotics talagang makikita nyo yung fiber, yung enzymes, okay, na nandito dito mga kamanok. So napakaganda nitong pampabilis ng paglaki ng inyong mga alagang sisew. And syempre, ito nga po mga kamanok, available din po yung ating herb bolts mga kamanok. This is a stress reliever na po pwedeng makatulong sa inyong mga alaga mga manok kung kayo is nagagayak para po mawala yung stress na dala ng panahon. Okay, so 3 drops lang nitong ating herb bolts mga kamanok, makikita nyo yung sigla at ganda ng inyong mga manok. Okay, so hanggang sa muli mga kamanok. So sana may subscribe nyo itong channel natin for more tips and video tungkol sa pagmamanok pa. Just click the subscribe button sa baba ng kamay ko, notification bell and join button. Kahit alin mga kamanok, happy na ako dyan. Hanggang sa muli, paalam.